Malamang sa malamang narinig mo na kung ano yung word na contento o contentment. Na ito ang susi o sikreto sa pagiging masaya. Maring narinig mo na ang mga kataga na makontento ka sa kung anong mayroon ka. Pero ano nga ba talaga ang pagiging contento o contentment? At dyan patungkol ang ating vlog. So stay tuned. People nowadays think life is a race. Ang utak ng mga tao ngayon na ang buhay ay isang karera na kailangan ikaw ang nasa unahan. Na kailangan na kapag 18 years old ka na, may jowa ka na, o shota, girlfriend, boyfriend. And at the age of 20, kailangan may trabaho ka na maganda. 24, nakakapag-ipon-ipon ka na. 30, may anak ka na o pamilya. Na kailangan pag 50, pensyonado ka na. Dapat may kotse, malaking bahay, malaking sahod, malaking pera, malaking napag-ipunan. Na ang asenso o kaayusan ng buhay ay nasusunod sukat sa mga bagay na mayroon ka. Pero alam mo ba na kung ganyan ang mindset mo, the moment you achieve something, diyan ka palang mag-start na maghanap ng mas marami pang mga bagay. Bakit? Kasi wala yung contentment o hindi contento. Ano nga ba yung contento? Contentment. Contentment is to be happy with what you have, who you are, where you are. Kung sino ka man sa oras na ito, kung anong meron ka ngayon sa oras na ito, kung nasaan ka man sa oras na ito, meron kang appreciation, pagpapahalaga dun sa mga bagay na meron ka sa kasalukuyan. It doesn't mean you have no desire for anything, but it means you are satisfied with what you have. At yun ang pagiging contento. Contento ka na ba? Masaya ka ba talaga sa buhay mo ngayon? At kung hindi ba, para sa iyo itong video na to. Ano-ano nga ba ang benepisyo ng pagiging contento? Napaka-powerful ng pagiging contento at dito kayang pagkasyahin sa 5 to 10 minutes na video. Pero ito ang ilan sa mga benepisyo ng pagiging contento. Number 1. Stronger relationship o mas matatag na relasyon. Pag contento ka, matatanggap mo yung mga tao sa buhay mo kahit ano pa sila. Hindi lamang yung positive side, kundi naging yung bad sides. Hindi lamang yung gusto mo ang matatanggap mo sa kanila, kundi pati yung bad sides nila. Bakit? Kasi pag contento ka, mas malawak yung pag-iisip mo. Mas malawak yung pangunawa mo sa kapwa mo. Ito ay pintuan sa mas malalim at mas masayang relasyon. Mapasa kanino man yan, girlfriend mo, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, pamilya mo, katrabaho mo, basta relasyon, basta patungkol sa relasyon, yan ay magiging mas stronger kung ikaw ay contento. Number 2, you can now distinguish kung ano yung wants mo and needs. Pakikilala mo na kung ano yung kailangan mo talaga doon sa gusto mo lang. Mapasok na sa kaisipan mo yung mga katanungan na kailangan ko ba talaga nito? Kailangan ko ba ng bahay? Kailangan ko ba ng maraming pera? Kailangan ko ba talaga ng kotse? Kailangan ko ba talaga ng motor? Kailangan ko ba talaga ng jowa? Kailangan ko ba talaga ng cellphone? Nito na ganyan, maliit man o malaki, lahat yan makikilala mo na. Unlike doon sa hindi pagiging kontento, lagi kang may hinahanap na kulang. Laging hindi sapat. Parang kang laging walang-wala. Kakuha mo lang nito, meron ka pang hinahanap ulit. Pakaramdam ng pakaramdam mo ay kailangan mo talaga yon. Kahit kadalasan ito ay gusto mo lang talaga. Number 3, peace of mind. Pag contento ka, yan ay magdudulot ng positibong mga kaisipan na makakapagpapayapa ng pag-iisip mo. Peace of mind. May kapayapaan ka kung anong meron ka ngayon, kung ano kinalalagyan mo ngayon, kung nasaan ka ngayon. You still have dreams and goals. Ginagawa mo yung best mo sa araw-araw para makamtan ito. Pero kung hindi mangyari, sa araw nito, enough na. Kung hindi matupad, masaya ka na kung anong meron ka. Kung matupad, thank you Lord, diba? Pero kung hindi, thank you Lord pa rin. Masaya ka pa rin. Payapa ka. Positibo ka at payapa palagi. You have peace of mind. And last but not the least, ang ating number 4, happiness. Cannot buy happiness with money. Hindi mo mabibili ang kaligayahan. True happiness is endless. Existing in good and bad situation, ang tunay na kaligayahan ay hindi natatapos. Mapapangit man o maganda yung sitwasyon mo ngayon. Sometimes may kasama ka, minsan wala kang kasama, minsan may pera ka, minsan wala ka, minsan ganito, ganyan. Lahat yun pareha na lang sa'yo, magiging masaya ka. Kasi bakit? Contento ka. Hindi ka naghahanap ng kung ano-ano sa buhay, kundi masaya ka kung anong meron ka. Ano ngayon kung meron ka nito, meron kang ganyan, meron ka ng lahat ng mga bagay-bagay, pero hindi ka naman talaga masaya. So, hindi lang natin ito sinishare sa inyo ng ganito-ganito na lang, diba? Gusto natin bahagi ito bilang isang buhay ng mga salita na maaaring makapagbago ng isang buhay. Dati, marami rin akong iniisip-isip na kung ano-ano pa sa buhay, pero nung matutunan natin yung pagiging contento,
patuloy pa rin naman tayong natututo, mas nagiging payapa yung pamumuhay natin. At alam ko na makapangyarihan ito. At ito ay isa sa mga bagay na maaaring makapagbukas ng pintuan sa buhay natin para mas maging masaya pa. Okay pa, mas maging kalmado, chill lang ang buhay natin, diba? So dyan ang tatapos ang ating vlog. Salamat sa inyong panonood. Like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa susunod ulit. See ya!